Crying scene? Eh, happy moment to, di ba? Tayo dalawa na lang, amo. Wala ka pa. Hindi naman ako magsa-Saudi. Ang lapit-lapit na simbahan dito. Kapit-bahay pa rin tayo, ma. Kung buhay lang ang daddy mo. Ma. Lagi natin kasama ang daddy. Lalo na ngayon. Ang corsage mo. Kaya nalalanta agad eh. Kain na. Gusto ko kukain ka na kain. Sige na. Iyak ka naman ang iyak. Mangyaring lumapit ang ordinahang diakono Christopher Santos Jr. ng parokya ng Santa Catalina ng Alejandria. Narito po. Minamahal na obispo, hinihiling po ng inang simbahan na ordinahan ang kapatid nating si Christopher Santos Jr. upang maging diakono. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya? Isinangguni po namin ito sa sambayan ng Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa paghubog sa kanya ay nagpasyang siya ay maaaring ordinahan. Kaya pinatutunayan ko po na siya ay karapat-dapat. Thank you.
Maganda Father. Welcome, welcome. Oh, Junjun, may bago ka ng tatay. Si Father Doy na magulang mo ngayon. At least for 6 months. Tapos pag pare ka na, edi father ka na rin. Salamat, Ina, sa pag-aalay mo kay Junjun. Majorem Dei Gloriam. Di ba, Junjun? O, tayo, tayo, sarap. Sunod ako, Father. Ibababa ko lang yung gamit. Okay. Oh, siya nga pala, Junjun. Yang sing-sing mo sa tenga. Last showing na yan, ha? Kunti nga sa'yo. Kunti ko sinabi yan. At saka, alam mo, tama na yung meron kang krus sa liig. Huwag mo lang dagdagan ng puka shell dahil wala namang intensyon ng Jesu Kristo na magkaroon ng puka shell. Hmm? O, tayo, tayo. Tatlong daang taon na ang simbahan na ito. Bilangin mo kung ilang mga mukha ang nakapinta dito. Ganyang karami ang nagdadasal para sa'yo. Huwag mo silang bibiguin. Opa, Father. Number one in our tour, sacristy. Vestments, drawers. One, two, three, four, five, six. Pag-aralan mo, memorizing mo everything in its proper place. Okay? Number two in our tour, the parish hall. Oh, ito, ito ang ating parish hall, ha? At ito naman, nakita mo, ito ang ating schedule. Gusto kong gawing...
At di mo isulat. Gusto kong pag-aralan mong mabuti itong schedule na ito. Napansin mo, mayroong mga red marks. Yang red marks na yan, sa akin yan. Ha? Yun namang mga blue marks. Yan ang sayo. Gusto kong pag-aralan mo yung mabuti dahil ayokong magkaroon ng pagkakataon na kailangan ka dito sa parokya eh wala ka dahil nakalimutan mo. Understood? Good. Father? Di ba po hanggang Feb lang po yung kukopihin ko kasi po, di ba po, 6 months lang ako dito. Hopefully, kung pumasa ka sa akin. Remember, operare sequitur esse. Tandaan mo natin mo, ang ginagawa mo ay dinidiktahan ng pagkatao mo. Sulat mo para hindi mo makalimutan. Operare sequitur sequitur operare sequitur esse. Tandaan mo yan. Ito ang Azotea. Napansin mo? Tahimik na tahimik. Very peaceful, parang simbahan. At ito naman, itong aking mga bonsai. Parang mga anak ko yan. Huwag na huwag mong magagalaw yung mga yan. Napaka-sensitive nila. Understood? Opo, Father. Okay, let's go, let's go. Espiritu Santo. Sa loob ng simbahan, number one, ang cellphone pinapatay. Number two, ang ex-girlfriend hindi binubuhay. Father, paano niyo nalaman yung kay Dali? Hindi lang naman ikaw ang may cellphone. Kahit na low-tech ito, nakakatanggap pa rin ako ng text. Yun naman tungkol kay Dali. Eh, alam naman ang buong parokya yan. Childhood sweetheart mo siya, hindi ba?
Father, matagal na ako kaming wala ni Dali. Friends na lang nga kami. Mabuti kung ganun. Junjun, be warned. Bawal ang skandalo. Mas mapangalib pa ang apoy ng chismis kesa sa baha ng lahar. Pakiabot mo, Mangga. Father? Di ba po bawal sa inyo matamis? Maasim to. Tignan mo. Sige po. Father, matamis po itong side na to. Swerte ka. Minamahal kong Brian at Lenny, sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumulog sa sambayanang ito, tumihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Brian at Lenny. At bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang... Rejun, Reverend Jun, sambayan ng Kristiyano. Sa sambayan ng Kristiyano. Ituloy mo. Rev, ituloy mo! Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong pahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Junjun, hindi ba kayo tinuruan ng crisis management dyan sa seminaryo? Father, bigla lang pumiumiyak eh. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Nakakahiya kayo, Tony Casas. Ang dalas pa namang mag-donate niya sa parokya. Father, tama po ba yung ginawa ko? Of course! 6 weeks na nakaposte yung ban ng kasalayan sa parokya. Wala namang tumutol. Pero Father, may umiyak po. Junjun, pati naman mga nanay ng mga kinakasal umiiyak eh, di ba? Siguro po. Ngayon, kung meron lalapit sa altar at formal na tututol sa kasal, abay ibang usapan na yan. Number one, patitigil natin ang kasal. Number two, paiimbestigan natin. Yan ang patakaran. Opo, Father. Sorry po. Junjun, ikalawang araw mo palang dito. Ikalawang araw mo palang dalawa na misconduct mo. One more strike. Ibabalik kita sa seminaryo. Para remedial kita. Maliwanag. Opo, Father. Sorry po talaga. Sige. Mag-penance ka ng isang rosary. Ano pong mystery? Ano pa? Eh di sorrowful. Opo. Opo. The first sorrowful mystery is agony in the garden. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Panginoon, may pinahihiwatig po ba kayo sa akin? Kasi po, puro palpak ako dito.
Siguro po tinitesting niyo ako, no? Gusto ko pong pumasa. Alam, parang ang hirap. Kailangan ko po ng tulong niyo. Lord, please po, give me a sign. Lord naman eh, nililito niyo po ba ako? Nakakanerbis po itong test question niyo sa akin. Lord, pahingi po ng clue. Saan po akong mga problema, ha? Tutuwa na po ako. Bukas na lang po iba ko mga assignments. Lord, huwag yung masyadong mahihirap, ha? Sa munti. Paliwanag nila, hindi naman masakit ang lethal injection. Patulugin lang ako. Tapos, yun na. Tinalo ko na ba ng pamilya mo? Kahit kailan, hindi nila ako mapapatawad. Mula nang pinatay ko yung amo ko. Parang pinatay na rin ako ng pamilya ko. Buti pa ang amo ko. Sandali lang siya naghirap. Tapos, iyak ko. Nabubulok na. Pipitahin pa. Reb, pagdasal mo ko na makalaya ako. Huwag mo akong pabayaan. Natakot ako mamatay. Tulungan mo ako. Reb, ba't gano'n? Parang baliwala yung pagsisisi. Baliwala ako. Sagot. Ang alam ko lang, nagustuhan ng Diyos na nandito ako para damayan ka. At magdasal. Minsan nga, gusto ko na rin bumili sa mga pagsubok. Pero pag nakikita ko siya,
Yung mga pagsubok na pinagdaanan niya. Nawawala ang duda ko. Alam niya, nararamdaman ko. Nonoy, alam niya, nararamdaman mo. May stand ang simbahan, Father. Ba't di natin to ipaglaban? Outspoken na si BCP tungkol dyan sa issue ng death penalty. Kalat na sa media yan. Suggestion, Father. Magpasign kaya tayo ng petition sa parishioners. Tapos ilapit natin kay Gov. Tutulog yun. Pwede niyang i-appeal sa presidente. Iiwas lang yun. Eh kung dubiretso tayo sa TV Patrol, o sa ANC, mag-link tayo sa NGO for Public Support. Father, tulungan natin si Nonoy. Ligtas natin siya. Pagdadasal natin siya. Yun lang? Junjun, huwag mong nilalang ang dasal. Number one, i-reflect mo yung favorite prayer ko. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Number two, mag-focus ka sa duties mo dito sa parokya. Pagbutihan mo ang performance mo. Para number three, magkaroon ako ng basis para i-endorse kitang maging pare. Apo, Father. Good. Huwag ka na ka dito, tuturuan kita mag-bonsai. Alam mo, ito ang the best kung gusto mong ma-master ang art of timing and patience. Alam mo naman, yan, medyo na-master ko na yan. Konti pa sigurong practice, Father. Saan lang mo yun? Oh, isa pa nga pala. Bigyan mo ako ng mga ideas para doon sa ating choir. Yung new ideas naman, yung bang makakaakit sa kabataan para magpunta sa magbalik sa simbahan, ha? Yung modern music, yan naman ang hilig mo eh, di ba? Opo. And speaking of which, bibigyan kita ng isang example ng isang dasal na e-kanta pa. Dapat masterin mo rin ito. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Santo, 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 Dios makapangyarihan, uspos ng walhati ang langit at lupa, santo, santo. Wait. Maganda. Ma'am, ang ganda. Thank you. Kaya lang mo parang... Parang ano? Parang may kulang eh. Dagdagan mo kaya natin ang instrumento. Gaya ng... Drums. Drums! Oh,
your music is too loud. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na mga drug addicts ang members ng choir natin? Sir, hindi kami mga drug addicts. Kahit na! Your music is not sacred. It is the music of the devil. Sir, inapprove po yung songs namin ni Reverend June. Santo po siya. Tulad ng pangalan niya. Quiet, please! De gustibus non est disputandum. Kanina pa natin dinidebate itong bagay na ito, nadinig na natin lahat ng issues, lahat ng mga kung anong sari-saring mga debate. It's time to take a vote. Number one, lahat ng mga sang-ayon dito sa bagong music, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat naman ng tutol dito sa bagong music na ito, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes! 11 and 10, it's almost a tie. That's why we will compromise. Number one, I will allow one electric guitar. And please, play it sweetly, not rough. Number two, no drums. Number three, an organ, pwede. But no shouting. Agreed? Good. Now, ano, next agenda natin, yung Advent activities. Sir Mercado, please update us on the... Sorry po, Father. Now, please continue. Here are the tasks needed to be accomplished by the Committee on Worship for the Advent program. Number one, Advent wreath, due on November 20, blessing on November 26, which shall be taken care of by the Mother Butler Guild. Number two, Advent talk, which is on November 26 and should be given by Reverend J. Bascon Jr. Good. What about the Belen and the Christmas decors for the parish? When do we set those up? I think we need a new committee for that kasi last year palpak, diba? Kulang-kaw lang yung Belen. Bakit? Wala. Naalala ko lang eh, 6 years old ka pa lang noon. Madalas nagkukunwari kang pare. Suot-suot mo yung puti nating kumot. At ang daddy mo naman, kunwari sa Kristan. Hindi ka ba nangihinayang? Hindi ka na magkakaapo? Oo naman. Pero okay na rin. Marami naman akong ampo na sa minerista eh. Eh ikaw, hindi ka ba nanghihinayang na hindi ka magkakaanak? Hindi pa. Sa balang araw, magkakaroon ako ng maraming anak. Lahat po ng mga parokyano ko, ituturing ko silang mga tunay na anak. Good answer.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao ang dapat gampanan sa daigdig na ito. Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan nitong sasakyan ang paglingap sa kaligtasan ng tanan. Sa kanilang pagparoon, sa gawain o sa paglilibang, iyong ipadamang si Kristo'y kasama sa daan. Bilang Panginoong nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pagdamutan po niyo, Father. Ako, maraming maraming salamat dito sa prutas, pero wag na ho ito. Father, para sa inyo talaga yan. Wag na ho ito, sige ho kayo, baka mawala ng visa yung blessing natin. Tanggapin niyo na ho yan. Maraming salamat po. Sige. Kawaan kayo ng Diyos. Sige ho. Father, fruta, sariwa oh. Bakit hindi mo tinanggap yung envelope? Father, mahirap lang po sila. Tsaya naman magpabayad. Stipend yun, hindi bayad! Bigyan mo naman pagkakataong makatulungan lahat ng mga tao dito sa parokya, lalo na ang mga mahihirap. Striking na po ba? Oo! At ito. Ito, strike for mo! Mag-empake ka na. Bumalik ka na sa seminaryo. Father! Father! Wala naman akong ginawang masama ah. Sutil kang bata ka! Hindi ba sinabi ko sa'yo, bawal ang skandalo? Father, sinulat ko lang po yung totoo. Gusto mo lang magpasika at yan ang totoo. Ano susunod? Ha? Magpapa-press conference ka? Pwede rin ho. Father, veritas libertad. Et veritas liberabit vos. The truth shall make you free. Pero huwag kang pilosopo. Father! Si Jesus po ang nagsabi noon at hindi ako. At si Jesus din po ang nagsabi na ipagtanggol natin ang mahihirap, iligtas natin ang mga naaapi at patawad... Don't lecture to me about Jesus! Mas kilala ko siya kesa sa'yo! Father, masama bang tulungan natin si Nonoy? Bakit tayo matatakot sa kontrobersya? Dahil okay tayo dito sa parokya? Dahil maginhawa buhay natin? Dahil hindi tayo magutom dahil marami nagpapakain sa atin? Katulad ni Atty. Casas? How dare you! Wala kang karapatan! Wala kang karapatan! Father! 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 Father, po, please! Daling ko po kayo sa ospital. Sorry po, Father. Susundin ko na po ang gusto niyo. Mag-i-empake na po ako. Pero sana, bago po ako umalis, patawarin niyo po ako.
Junjun. Pakiabot mo ang rosaryo ko. Number one, magdasal tayo. Number two, magpapahinga ako bukas. Ikaw ang mag-asikaso ng mga appointments ko. Yan ang penance mo. Thank you, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto mo makausap si Father Doy? Buntis ako. Sino? Hindi po kilala. May asawa siya. Gusto niyang ilaglag ko yung bata. Hindi alam ng parents ko. Pag nalaman yung daddy, papatay niya si... June, confession to ha. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Di ba ako pare? Hindi confession to. Kung hindi ka nagpare, hindi nangyari sa akin to. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Dali. Pero baka maintriga ka pa rin. Kaya mabuti umiwas ka muna sa kanya. Siguro po dapat umalis na lang muna ako dito. Sabi ko umiwas, hindi tumakas. Harapin mo ito. Lutasin mo. Pero huwag kang padalos-dalos. Pag-isipan mo, ipagdasal mo. Father, tulungan niyo po si Dali. Wala po siyang ibang maaasahan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Nandito tayo ngayon sa labas ng New Bilibid Prison kung saan binitay kaninang alas 3 ng hapon ang convict na si Nonoy Cruz. Si Nonoy Cruz ay naakusahan ng isang karumal-dumal na krimeng pagnanakaw at pagpatay sa kanyang among si Rogelio Lopez noong Pebrero 1993. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay umaasa si Nonoy at ang kanyang mga kamag-anak na ipagpaliban ng Pangulo ang nakatakdang pagbitay. Payapa na ngayon sa loob at labas ng Bilibid. Ngunit patuloy pa rin ang mainit na pagtutol at ang mariing pagprotesta ng mga grupo, lalo na ng simbahan, laban sa death penalty. Minsan nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya isang maliit na bata at pinatayo niya sa kanila. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ang siyang pinakadakila. Isang ina na nagsusumamo kay Jesus na iligtas ang kanyang anak sa masama. Nung una, hindi nga siya pinansin eh. Pero dahil sa pangungulit at pangungulit niya, pinagbigyan din siya. Ako din ganun. Kukulitin ko siya ng kukulitin para sa'yo. Dahil mahal kita. Masigit pa dyan ang pagmamahal niya sa'yo. Dahil tayo kita, Ma. Naranasan ang masasayang taon ng buhay ko. Nung seminarista pa ako, lahat ng gawin ko laging tama. Tapos, mende ako nun ako. Tsaka pa ako nagkakalat. Lahat ng gawin ko laging mali. Nagkamali ako. Baka nagkamali kayo. Pwede ba hindi ako karapat-dapat? Junjun, hindi tayo pinili ng Diyos dahil magaling tayo. Kasi umasa tayo sa sarili lang natin. Remember St. Paul? Tatlong beses siyang nagmakaawa sa Diyos na alisin ang tinik sa laman niya. Pero tatlong beses din siyang sinabihan ng Panginoon, "My grace is enough for you,
For in weakness, power reaches perfection. For when I am weak, then I am strong. You feel unworthy? Tapat lang. And you should get worried the moment you think you are worthy. Remember, our calling is not about us. Rather, it is about the God who loves us in spite of ourselves, in spite of our imperfections. There is no perfect vocation, only a perfect intention and the willingness to trust and surrender ourselves. Ako, kung hindi sa awa ng Diyos, ang tagal ko na sigurong nagpatalo sa aking kahinaan. Ang tagal ko na sigurong iniwan ang pagkapare. Bakit ako nananatili? Sa awa ng Diyos, Father. Oh, Ma! Sabi ko, mapipedicab na lang ako, ah. Si Dali, dinala sa ospital. Buhay siya. Matuto ka nang magmaneho. Ang pare, laging may emergency. Sakay! Esther, anong nangyari? Natagpo siyang nakandong sa banyo. Hawak-hawak po niya ang bote ng Liza. Pero hindi. Imposible. Mag-suicide ang anak ko. Hindi ako makapaniwala. Ayoko. Mabait na bata si Dali. Walang maipipinta sa kanya. Wala siyang problema sa bahay, sa simbahan, sa school. Matatapos na nga ang thesis niya. Walang dahilan para... Junjun, close sa'yo si Daddy. Makikinig siya sa'yo. Wala pa siyang nasabing may problema siya. Ang mahalaga po ay buhay si Daddy. Tulungan na lang muna natin siya magpagaling. Hayaan natin siya magpaliwanag. Ang Panginoon ang aking pastol. Di ako kukulangin sa anuman. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay ako sa payapang batisan. Pinagkikinawan niya ang aking kalooban. Pinapanubayan ako sa matuwid na landas. Alang-alang sa kanyang pangalan. Lumakad man ako sa lambak ng karimlan. Wala akong katatakutang masama. Pagkat kasama kita, ang pamalong matungkod na magpapasigla sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako, pinapahiran ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking baso.
buong buhay nga akong sinusundan ang kabutihang loob at pag-ibig. At sa bahay ng Panginoon ako mananahan sa lahat ng panahon. Kapuri-puri ka, poong bukal ng tanang pagbabasbas at buhay. Ikinagagalak mo ang katapatan ng mga tapat sa iyong pagmamahal. Lukuban mo kaming dumadalangin sa pagluluklok sa banal na imahen. Maipahayag ang pananalig namin upang makawangis ang inyong anak na giliw na siyang Panginoon naming nabubuhay. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bye-bye! Hello? Attorney Casas, good morning po. Sobra na talaga. Nagkasakit tuloy si Lenny. Buti na lang, STD, hindi AIDS. Walang hiya talaga yung babaerong yan eh. Rev, we want an annulment. What's the first step? Anal? Ikaw ang una kong tinawagan para itimbre mo kay Father Doy. Pakisag mo ako ng appointment sa kanya, okay? Sasabihin ko ho. Thank you. Magpakatatag ka. Kahiyaan na ito. Dati mahal mo ko. Tapos binawi mo. Sinungaling ka. Sinaktan mo ko. Dalini, minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Akala ko mag-aaral ka lang sa seminaryo. Hindi mo sinabing magpapari ka. Akala ko rin. Pero nabuo ang loob ko. Tumindi ang kapit ng bokasyon ko. Tuwag ka. Alam ko nasaktan ka. Patawarin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mas mahal ko ang Diyos. Gusto ko maging pare. Paghabang buhay. Nanagutan mo ba ang anak ko? Dad! Daddy! 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 Tama na! Sumagot ka! Daddy! Hindi ba ako ang manang bata? Daddy! Father, dumadami na kasi ang chismis sa text. Rev, pasensya na ha. Huwag kang magagalit. Pero kumakalat na kasi na ikaw yung kwan ni Dolly. Rev, ayaw naming maniwala pero alam mo naman dito sa parokya. Father, may alam akong Women Crisis Center para sa mga sitwasyong ganito. Rev, totoo man to o hindi, skandalo to. Baka mamedya tayo. Suggestion lang naman. Baka mas maiging lumipat na muna kayo. Hindi aalis si Junjun. Sabi ni Junjun, hindi siya ang ano ng bata. At hindi siya ang kwan ni Dali. Naniniwala ako kay Junjun. Ang dapat tanggalin dito sa parokya, chismis. Hindi ang diakono. Pag magaling na si Dali, kakausapin ko, tutulungan ko,
papayuhan ko. Pati na ang kanyang mga magulang. And I strongly suggest, ganyan din ang gawin ninyo. Opo, Father. Good. Junjun, tapos na ba yung outline mo? Outline? Para sa Advent Recollection. Cui paris, non potest. Kaya pag-usahin mo, iimbitahin ko si Father Paul para ma-assess ka na. Hello? Oh, Attorney Casas. Oh, what can I do for you? Anal, men? Magpapaanal kayo? Magpapaanal lang ang anak nyo. No, hindi, wala hong sinabi sa akin si Junjun. Hindi nabanggit. Pag-usapan ho natin. Appointment. Oh, appointment. Go ho. Sandali ho. Ano ang convenient para sa inyo? Pasensya na ho kayo. Alam ko ho mataas yung expectations niyo sa akin. Alam ko rin ho na liwanag ang inaasahan yung manggaling sa akin. Hindi kadiliman. Noon ho, akala ko ho, siguradong-sigurado na ako. Pero ngayon, wala akong katiyakan sa loob ko. Kundi ang matinding pagnanais na makapaglingkod sa Diyos. Bilang isang pari, sa kabila ng mga kapalpakan ko at kahinaan. Sorry, Father. Ewan ko kung nilalaro ba ako ng Diyos. Nasa tuwing nag-aasta akong lumilipad na parang si Superman, napabagsak niya. Sa piling ng mga totoong tao. Sa piling niyo. Nabugbog sa hirap at pasakit. Mga dagok at pagsubok ng buhay. Hmm.
Diyos, sa piling natin. Turo ho ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. Ituro ho ang Diyos na matagal na nating hinihintay. Ang Diyos na hindi lamang nanonood mula sa langit. Kundi bumababa. At suma sa ating piling. Ang Diyos na handang lumuha, masaktan, magdusa at mamatay upang iahon tayo sa dilim. Pasensya na ho kayo. Akala ko handang-handa na ako eh. Yung pala ho nagsisimula pa lang ako matuto. Sana po tulungan niyo ako maging pare. Maging isang mabuti at banal na pare. Pagdasal niyo ako. Tulad ng pagdarasal ko sa inyo. Si Dali ho, nasa bahay na, nagpapalakas na lang. Sinabi na rin po niya sa amin kung ano ang nangyari. Nagkamali po kami. Kaya naparito po kami ngayon para humingi lang ng tawad sa inyo. Salamat. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas, Father.
criminal both before God and before man. And I will have you thrown in hell on both counts. And you are a wedding lord, a warlord, and a gambling lord. That's 3 counts of slander. Liar! 4 counts of slander. Hey! 5th count. Excommunication for both of you. Meron pa ba nun, Father? You want more? Brian, Lenny, usap tayo sa itas. Saan kayo pupunta? Oh, please. Tayo, dito tayo't tahimik ang ambience dito. Okay, upo na. Tignan nyo naman itong mga bonsai na ito, ha? Hindi ito kasing popular ng wedding bouquet, pero mas matibay. At ang buhay nito mas mahaba kaysa sa everlasting. Father, hindi ko humasakyan eh. Parang pinipigilan yung paglaki nila. Pinipigilan? No. Pinalalakas ang buhay nila. Pang-dekorasyon lang, ha? Yun. For art. Art? Wala kasi sa curriculum ng seminaryo yung art eh. Pero, tignan nyo naman ang arrangement. Nagkalapit. Nag-uusap. Magkasama kahit na umulan o umaraw. Caritas, patience est. Junjun? Umiibig si pasensya. Love is patience. Junjun, meron ka atang gustong sabihin sa kanila? Sa bonsai? Kay Brian at kay Lenny. Ay, tatanong mo? Uh-huh. Ha? Sige, sige pa. Bago mo tanong, kukunin ko lang yung tea. Okay. Junjun? Sige pa. Question lang, ah. Kailan kayo unang nag-meet? Kasi mahilig ako sa mga love stories, eh. Alam niyo naman, bawal sa amin. So, nangungulekta lang ako lahat ng mga kinakasal ko. Tinatanong ko kung ano yung love story nila. Kaya yung dalawa, kailan kayo nag-meet? Sa school po? College pa lang kami, mag-on na kami. 5 years na nga ho kami. 6. 5. 6. 5, at palikero ka pa rin. Sinong paniniwalaan mo? Daddy mo o ako? Ikaw. Okay. Tea time! Ang kalma sa sitwasyon. Beatius est magis. Dare quam acipere. Beatius est magis dare quam acipere. Mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. Acts 20:35, Father. Very good. Father. Merry Christmas. Genuine po yan, Father. Amoy nyo, bawang na bawang yan, no? Straight from Ilocos Norte. Ha? Ibabisa niyan, Father. Hype sumipa yan. Teka, parang meron kong gusto sabihin sa akin. Parang sinabi mong aswang ako. Ano ba? Nag-exercise mo ba ako? Ano ba yan? Lifetime supply lang yan po, Father. Ikaw, ta? Ayan. Ay, tatlong tao nagbalot yan. Teka, pa naman yung meron din namang Merry Christmas sa'yo. Oh, salamat po. Yan. Buksan mo. Mm.
Yan ang ginamit ko nung ordination ko. Nanay ko pa nagpunta niyan. Medyo luma na. Makunat. Tulad ko. Pasulsin mo na lang sa nanay mo. May pag-asa pa yan. Thank you, Father. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako sa wakas, may driver na rin ako. Basta ikaw, ma. All the time. Sige, anak. Start mo na. Ay, Jesus, Mar Joseph! Anak, ino-neutral mo muna bago mo start. Sige, start mo na. Neutral. Ayan. Okay, good. Ngayon, i-primera mo na. Dahan-dahan ang apak sa gasa, primera. Ay, anak! Naka-reverse ka, anak. Reverse yan. Ganito ang ano, primera. Yan. Apakan. Primera yung kanina. Hindi, anak. Naka-reverse ka. Ngayon, apakan mo yung gas. Slowly, ha? Opo, maopo. Okay, let's go. Dahan-dahan. Dahan-dahan, anak. Itim lang mo yung clutch at saka yung gas, anak. Dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan. Sensya ka na, ma. Okay lang yun. Father June. Ang libro ko. Ito. Salamat po, ma. Kasi ikaw ay binibinyagan ko sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Manlamig man sa ngayong naganap na ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo, pagsilaw sa tubig at Espiritu Santo, pagpapahid ng langis at pagpapakilala, ang Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag, maging matatag na mga bata ito sa pagkakilala. Sa Kristo ng Hari,
hari at propeta. Ngayon at magpakailanman. Mahinig man sa tako, masindakin mong puso. Mag-ulap man sa ito? Tignan mo. Father, matamis po itong side na ito. Patikim? Di ba po? Asim? Hmm? Ang pagkatao mo ay dinidiktahan ng mali. Ang gawa mo. Iyat voluntas tustus. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie.